Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Lainey Lynn Malonis po. Ayan, sa video na ito, pag-uusapan po natin kung ano-ano ang mga kailangan nating i-gather para po makapag-apply tayo ng Canada. Ayan, unang-una po, kailangan natin ng high school diploma. And then, kailangan natin ng TOR, yung sa college natin, 72 units po, maximum, minimum of 72 units and up. Mas maganda po pagtapos tayo ng college. Ayan, naka-red ribbon po siya. And then, kailangan din natin ng yung passport natin. Working experience from Hong Kong or other country is the very important. And then, kailangan din natin guys ng birth certificate authenticated. Kung may asawa po kayo, kailangan din ng marriage contract authenticated. At saka yung kung may anak kayo, mga birth certificate nila authenticated. Kailangan natin ng police clearance. Kung nasa Hong Kong kayo, dyan na po kukunin sa Hong Kong yung police clearance. And kailangan natin ng NBI. Pero yung NBI po natin, manggaling po yan sa Pilipinas. Pwede po tayong kumuha ng NBI sa Hong Kong kasi hindi naman tayo pwede umuwi ng Pilipinas. So, pupunta lang po kayo sa Philippine Consulate. Doon po kukuha ng NBI. And then, kailangan lang kasi doon yung old NBI natin. Tapos, may fingerprint doon, tapos ipadala yan sa Pilipinas, pagbalik din dito pa, ganun ang processing nila. Tapos, kailangan natin ng pera. Ayan. Lagi kong sinasabi na pag mag-apply po tayo, ready po ang lahat. Kasi, as my experience po, as an applicant, mapipinding po kasi yung application natin pag not enough yung cash na hawak natin. Kaya kailangan po nating mag talagang prepare, especially sa pera po. Sorry for that interruption. Kailangan din natin ng bank statement account. Kailangan po guys, may laman po yung passbook natin kasi i-update yan kasi ng agency doon sa Hong Kong at dito din sa Canada kasi kailangan din natin yan dito in the future. And kailangan din guys ng assets and liabilities in the Philippines na nagpapatunay din na you can really afford to pay the agency to come here in Canada kasi po hindi lang po basta-bastang pera po ang mapapalabas natin. Ayan, at saka ano pa, kailangan guys, buo yung loob natin papunta dito. Samahan po natin ng prayer is the best, okay? Of everything. Ayan. Kaya guys, uulitin ko po yung mga kailangan natin. Of course, sorry for that. The experience from Hong Kong and other country, yeah, malaking puntos po yan dito. Lalong-lalo na po kung ang mga alaga nyo ay bata, mas prefer po na kukunin ng Canadian yung may experience sa bata kasi mas madali po yung pag-process ng mga papel dito. Yan po ang masasabi ko. As my own experience po na bilang isang aplikante sa agency, nagpunta dito sa Canada po, nag-apply po ako sa agency and pag-apply dito is hindi po madali. It takes a time. Mahabang panahon po yung proseso kasi po mabusisi po dito yung government, lalo na yung pagpasok mo dito sa Canada. Napakabusisi kasi lahat yung tinitingnan nila, iniisa-isa nila. Kaya kailangan handa ka lagi sa lahat. At saka once na mayroon na kayong requirements lahat-lahat, ready to go na po kayo sa agency. And I recommend Scenic Agency. Research nyo po sila sa Facebook, makikita nyo po sila. Scenic Agency is the best agency. Diyan po ako galing, legit po sila. Matulungin po yung may-ari, si Mrs. Chan. Isa po siyang Filipina-Chinese. And
they are Christian, kaya magtiwala tayo. Ayan guys, thank you for watching. See you for my next video update. Salamat po sa mga nanood. God bless everyone. Bye!